Hello guys! Welcome back to my Facebook page and YouTube channel. Ngayong araw guys, mayroon akong i-share sa ating mga kaibigan na gustong mag-aral ng crane operator dahil alam kong maraming nangangarap na maging isang crane operator lalo na sa offshore. Yan. Gusto kong makabigay sa inyo ng counting tips na madali lang naman ito pero at least para sa mga baguhan at or sa mga gustong mag-aral ng crane operator, makakapulot kayo ng dalawang point dito guys. Ako nga pala si Anton Negado, Tubong Oriental Mindoro. Ayan, katrabaho tayo bilang isang crane operator dito sa offshore. Ito, naisipan ko guys na share sa inyo kasi kanina biglang umindayog yung ating hook. Biglang naisip ko na kailangan ko palang gawa ng video din ito para may share ko sa aking page at kung paano natin i-stop yung naglalaro yung ating hook. Ayan. Para sa mga veteranong crane operator dyan, ay panoorin na lang nyo ito at alam ko namang napakasimple para sa inyo ito. Pero ito ay para sa gustong mag-aral ng pagkikrane. Ayan. Tuturo ko sa iyo guys, kung ikaw ay gustong matuto maging isang crane operator, ay panoorin mo ito at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para may kabarkada ka naman kung paano maging isang crane operator. Ayan guys, panoorin mo kung paano natin i-stop yung ating hook or how to stop swinging. Ganun ba? Panoorin mo ba after ng intro? Pasok! Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Palubog na yung araw natin, no? Araw natin kita. Ang araw ng ating araw nga. Andito nga pala tayo guys sa ating crane. Ayan, Liebherr crane 40 tons sa pedestal. Ayan, andito. Meron lang akong kating i-share sa inyo guys sa mga gustong maghawak ng crane at wala pang ideya. Ay magbibigay ako ng isang ideya na sigurado namang yung mapakinabangan ito kung halimbawa kayo ay gusto nyong maging isang crane operator. Ayan. Nakikita nyo guys, yung ating crane ay medyo gumagalaw-galaw yung hook, di ba? Ngayon ay pagalawin palalo natin ng maigi at papakita ko sa inyo kung ano yung diskarte at kung paano natin siya may stop ng tuluyan. Okay guys, samahan nyo ako dito sa ating munting video. At sana naman guys, hindi tayo makakuha ng basher dito. Nagsishare lang naman tayo kasama na yung katuwaan dito at hindi naman talaga purpose natin na magbigay ng hindi maganda sa kapwa natin na crane operator. At sa mga hindi pa crane operator dyan at gusto maging crane operator, ay pasinsyanan nyo kung mayroong counting mali sa ating kuno or may mali naman talaga. Ay, pero sa palagay ko lang, sa palagay ko lang talaga, ay okay naman itong i-share kong content sa inyo dahil sa experience ko, ganito yung mga ginagawa ko. Kaya pwede kong i-share sa inyo kung ano yung ginagawa ko dito na alam ko namang tama at alam ko namang ikakabuti din ninyo dahil nakabuti sa akin. Ayan guys, parang ganito lang siya. Ayan. I-swing natin ng mabilis kasi pagbaguhan ka lang talaga, hindi talaga mawala ito. Yan. Tapos i-stop natin, di ba? Yan ang mangyayari sa yung hook, sa yung load, sa yung material. Di ba? Ang pangit siya tingnan. Lalong-lalo na kapag nag-i-exam ka, hindi ka talaga papasa diyan kapag ganyan ang nangyari sa yung hook. Yan. Ay kung may material yan, tapos mayroong apat na pirasong drum nakalagay lang sa palita, tapos hindi maganda yung palita or hindi maganda yung pagkakasabit mo, may chance niya na kumulaps. Ngayon guys, ang gagawin mo dyan para hindi siya tuluyan na maging problema ay lalaruin din natin siya guys para at least mawala yung kanyang pagduyan. Katulad niyan guys, yan, di ba? Pumunta siya sa kabila, sasalubungin natin niya ng kaunti. Okay? Tapos, pagbalik niya, sasalubungin ulit natin ng kaunti. Yan. Sasalubungin lang natin siya ng sasalubungin kapag gusto mo siyang ipa-stop. Yan.
Ganyan lang siya guys, pag gusto mo siyang ipa-stop. Pag bumalik siya dito, salubungin mo. Pero kung ikaw ay pupunta dito, halimbawa magsuswing ka talaga papunta dito sa kabila, ganito ang gagawin natin. Yan naman guys, ngayon naman ay ang ituturo ko naman sa inyo ay kung para masabayan natin yung ating pag-swing naman ng ganyan, tapos magsiswing tayo ngayon papunta ng kanan, ganyan, papunta sa kanan, at naglalaro yung ating hook, ganito naman ang gagawin natin. Sasabayan naman natin siya, di ba? Nandyan siya. Ngayon, pabalik na siya guys, pabalik na. Sasabayan mo na yan siya ng swing, pakanan. Sasabayan mo na siya ng swing, pakanan, para yung hook mo ay hindi na uli bumalik at umindayog. Yan. Tapos saka mo na ngayon siya kukontrolin yung bilis ng iyong pagsuswing. Tapos kung dyan mo na siya ilalagay, saka ka na ngayon magdandahan ng minor-minor ka na, dandahan mo nang ibalik yung swing mo para hindi na gumalaw yung iyong hook. Ayan. Diba guys? Napakadali lang sana. Ang pinakamahirap lang talaga guys sa pagkukuha ng crane ay yung sa pag-exam. Kasi kung napag-aralan mo na talaga, nakapag-experience ka na, madali na lang. Kung ikaw ay isang rigger, madali na lang maging isang crane operator kasi nakikita mo na. Pero kung mag-i-exam ka talaga, yun lang talaga medyo mahirap. Talagang napakaraming tanong doon. Kaya yun, sigurado itatanong mo rin sa akin. Tapos ganun naman guys, kapag kailangan mo na ngayon ng boom down at nag-boom up, ngayon mabilis, ganun din ang gagawin mo. Hahabulin mo rin siya. Kung gusto mong mag-boom down continue, isusunod mo na lang siya ng boom down. Pag gusto mo naman pa-boom up at na gumagalaw din yung hook mo, pagpasok niya dito, banatan mo naman ang boom up. Ganon. Pero kung gusto mo lang siyang patayin, na hindi mo na siya kailangan i-boom up o boom down, ay gagawin mo na lang ay sasalubungin mo siya. Paglaro niya dito, sasalubungin mo naman siya. Pero huwag mong bibilisan kasi lalong lalaro yung lalaro. Kukontrolan mo lang rin yung counting con mo. Pipitikin mo lang rin siya ng counting boom up at counting boom down. Kailangan salubungin mo lang siya ng ganon, salubungin mo lang. Pero kung ikaw naman ay mag-boom up talaga dito at dadali mo dito sa banda rito, eh siyempre, sabayan mo na siya. Pagpasok niya dito, sabayan mo na siya ng boom up para tuloy-tuloy na yung boom up mo papunta na dito. Hindi na bumalik uli yung hook mo doon. Ayun lang guys, sana ay may nakatulong na naman ako sa inyo, sa aking mga kaibigan dyan. Shout out sa inyong lahat. At sana naman na hindi tayo makakuha ng basher. Sa bagay, wala pa naman tayong basher kasi wala pa naman halos nanonood ng ating mga video. Pero kung isishare mo ito guys, siguro maraming manood ng ating mga video. Kaya maraming salamat sa iyo. Sa iyo. Yan, oh, ikaw nga na magsishare ng aking video. Thank you. And subscribe ang ating YouTube channel guys. May YouTube channel din tayo. Vlog, ayan. Isishare ko din ito doon para makatulong sa ibang mga follower natin na nangangarap na maging isang crane operator. Maluwal lang talaga ang buhay ng isang crane operator guys. Ang pinakamahirap lang ay kumuha ng exam at pag-a-apply. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Bye bye, God bless everyone.